Dear Ate Chiki, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Mikey, 23 years old and newly graduate po ako. Meron po akong boyfriend at mag 1 year pa lang po kami. Classmates po kami sa 2 subjects nitong last year na namin sa college. Pero dati na rin po namin siyang classmates sa ibang subjects. Dati na rin po kaming classmates sa ibang subjects since 2nd year po. Irregular po kasi siya since shifty siya from another course sa ibang college. Anyway, he is my first boyfriend po. And I am his first din naman po. We're friends na way before na napansin naming may mutual feelings kami na beyond friendship para sa isa't isa. Parang halos wala nga po kaming ligawan stage. Nagkaintindihan na lang kami na okay, we do like each other and kami na rin yung laging magkasama. May sarili kaming lakad and routines at mga activity na kami lang yung nagkakasundo at mga kwentuhang kami lang ang nagkakaintindihan. Until we technically decided na lang ng date kung kailan yung naging kami. But given po na first namin ang isa't isa at ngayon po pareho kaming baguhan sa magkaibang industry na pinasok namin, minsan naiisip ko po, what if may makilala siyang iba sa office nila or sa company in general? Especially, he's now working as an HR junior officer. He's more exposed sa mga empleyado. Especially that he's assigned sa training and reward section. I don't know, but he's a kind person naman po. Never din naman namin naging issue yun for the past year. Naiisip ko lang po minsan, siguro kasi pag nagbubukas ako ng social media apps, hindi pwedeng wala akong mababasa na story ng cheating, third party, hiwala yan, etc. Regardless how long or how short the relationship is, parang it has become a trend na po. Kaya siguro, parang napapraning ako. So, ano pong maipapayo nyo kaya sa akin, Ate Chiki? Para sana less worry and anxiousness ako. Kasi, I know for sure kapag nagtagal po na ganito ako, it will reflect na sa pakikitungo ko sa kanya and later on, pati na sa relationship namin. Masyado po yata akong naapektuhan kasi ng mga nababasa at napapanood ko. Pero, pinanghahawakan ko naman po yung foundation namin ng boyfriend ko na bukod sa intimate relationship that we have, we're also besties. Anyway, maraming salamat po sa inyo and more power to the program po.
sa shoutout, Mikey ng Marikina. Mikey pa talaga, no, yung ano, yung name mo. Ano, nickname din ng daughter ko, Mikey. Mikey ng Marikina, yung sa akin, Mikey ng Taguig. Mikey ng Marikina, ang naiisip ko talaga dito, cautious versus worrywart. Alam mo yung worrywart, yung laging ano, laging nagwo-worry, worrywart. Wala ka nang magagawa dahil laging nagwo-worry. May pagkakaiba kasi yung being cautious and being a worrywart. Kapag cautious kasi, ibig sabihin nun, realistic ka. Magbibigay ka ng mga practical na solusyon o i-implementa mo yung practical na solusyon. Ang worrywart, wala, lagi na lang nagwo-worry. May magkakaroon na siya ng analysis paralysis. Parati niyang iniisip, paano kaya kung ganito? At puro ang mga what if niya, laging naka-focus sa negative. Huwag kang maging biktima ng ganyan. Huwag kang maging worrywart. Pwede kang maging cautious. Maganda naman talaga maging cautious. Hindi naman pwedeng lalabas ka sa mundo na parang puro na lang bulaklak, 'di ba? Na walang problema. Dapat naman maging cautious, pero 'wag sobrahan. 'Wag maging worrywart, 'no? Siguro Mikey, sa ngayon mukhang wala kang problema eh. Ano lang eh, na-anxious ka lang. Sabi mo nga, 'di ba? Ginamit mo yung word na anxious. Siguro sa ngayon, maging open ka na lang sa boyfriend mo. Sabihin mo sa kanya yung concern mo, 'di ba? Maging open ka, maging honest ka sa kanya yung feelings mo, kasi baka pag inopen mo yan sa kanya, baka sabihin naman niya sa iyo, baka meron siyang maisabi sa iyo para ma-comfort kanya at para ma-reassure kanya na walang ganyang mangyayari. Ikaw lang talaga ang buhay sa ikaw lang talaga ang babae sa buhay niya, 'di ba? Ganun. Tapos magtiwala ka sa partner mo, sa boyfriend mo, 'di ba? Trust, 'di ba? Kung wala kang tiwala sa partner mo, ba't pa kayo mag-boyfriend, 'di ba? Again, it's one thing to be cautious, another to be a worrywart, and another thing pa to be paranoid. At sabi mo nga, medyo napaparanoid ka, 'di ba? 'Yon. Huwag ganoon kasi baka maapektuhan yung relasyon niyo. Alam mo yung ano, yung mga praning ata yung word na ginamit mo. Minsan kasi yung praning, cute yung praning eh, kung pabugso-bugso lang eh, tsaka yung maliliit lang na bagay, pero yung laging praning ka, tapos sabi mo nga, pag praning ka, siguro lalabas na yon sa pakikitungo mo sa kanya, sigurado yan, lalabas talaga yan, di ba? Kasi nagsisimula naman yan sa isip eh, tapos lalabas yon sa mga action mo. Eh ngayon pa lang, alam mo na eh, di ba, na magiging praning ka. So yes, communicate openly, trust your partner, Mikey. Ganon. Kasi sa ngayon naman, wala namang nangyayari, 'di ba? Wala kayong mga problema, 'di ba? So far, walang third party, 'di ba? At yung mga napapanood mo, please lang, mapapanood mo sa telebisyon. Ikaw ata itong dapat nasa PG-13 eh, 23 years old ka na kung hindi ako nagkakamali eh. 'Di ba? Kailangan mo ata ng parental guidance eh. Hindi lahat ng napapanood mo sa telebisyon, nakikita mo sa social media, nakikita mo sa YouTube, hindi lahat yan ay dapat isinasa puso. Opo. Salang muna sa isip, di ba? So, wag mong i-compare yung relasyon mo dun sa mga relasyon na nakikita mo sa social media, lalo na parang ini-imbibe mo or lalo parang dinadamdam mo talaga eh yung negative, 'di ba? Huwag ganoon. Okay naman kayo ngayon, no reason to be negative. Huwag i-compare. Tsaka iba't ibang tao, iba't ibang personality, iba't ibang tao, iba't ibang pag-handle ng mga situation, 'di ba? So pwedeng malas 'tong napapanood mo. Eh, kung kayo naman ay hindi ganun, 'di ba? Sayang naman. Mamalasin kayo kung puro ka negative, 'di ba? O yan. So, and mag-set ka ng boundaries para mag-feel secure kayong dalawa, 'di ba? So, kung lagi siyang, kunwari, bawal siyang lumabas na sila lang dalawa ng isang babaeng sexy na workmate, kung gusto mo yung ganyan, o di sabihin mo sa kanya, mag-set kayo ng boundaries para ikaw ay ma-reassure sa kanyang pagmamahal. And yun, sana naman ay hindi ka umabot doon sa seeking professional help na. O di ba? Kasi sa sobrang kapraningan mo. So again, Mikey, that's very good. Kasi relationship nyo mukhang stable naman. Anxious ka lang. Again,
being a worrywart is different from being cautious. Oh, wag praning. Yun lang, wag masyadong praning. Yung cute praning lang, pwede na yon. Mikey, good luck.